Ito na po, ito na po. Yan po. Ayan po. Babalikan po natin dito after a couple of weeks po para matikman talaga kung ano talaga lasa niya, yung hinog talaga. Kasi na-try na natin kanina, hindi masyadong matamis pa. Medyo kulang po siya sa tamis. Ayan po. Agree, kaway-kaway po. Isang magandang balita po ang dadalhin ko sa inyo ngayong umaga po. Dahil po sa kalikutan ng ating pag-iisip at paglibot-libot po dito, ay sa wakas po, natagpuan ko na rin yung isang variety ng tibig or Eagle's Tea na kulay orange po talaga. Meron po talaga dito sa amin. Kaya pupuntahan natin doon para ipakapakita po sa inyo kung anong klase ba yon. Sige po mga ka-agri, kasi nakita ko yun kahapon. Puntahan natin doon mula dito sa gilid ng farm ng aking pinsan. Sige po, malapit lang naman po dito, sa kabila lang. Kasi ang tagal kong hinahanap, kasi yung unang video po natin ng tibig po, parang hindi po yung sure eh. Pero po itong ipapakita ko sa inyo, ito talaga yung isang variety niya na kulay orange. Sige po, i-ano natin yung video. Ayan mga kagri, maliit na puno lang, nakita ko na rin sa wakas. Ito po siya. Oh, tingnan po ninyo itong klase ng tibig fruit na ito. Ayan, ito yung kulay orange na kasing laki ng daliri ko. Natikman ko na kanina, kaso lang hindi pa siya masyadong hinog. Ayan po, may bunga talaga siya. Kasi nang nakita ko kanina, akala ko dito lang yung bunga sa mga dulo-dulo ng dahon. Pero nang pinuntahan ko po sa ilalim sa puno niya talaga, ito po kanina, yan po. Ayan, makikita po ninyo, pagpunta po sa puno niya, ayan po siya. Ayan! Ayan po mga ka-agri, yung pinagsishare sa atin dati ni ka-agri ko rin, Ga-Agri TV. Ito po yung isa, pero hindi po siya masyadong mahinog. Natikman ko na kanina eh, pero medyo matamis-tamis lang siya. Ito po yung isa na tibig fruit na nandito sa amin sa ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo, meron po talaga dito na ganitong tibig fruit or fig tree. Sandali, libo tayo konti. Hindi po siya masyadong malaki, yung puno niya, maliit yung puno niya. Parang ano ko lang, minsan na kasi itong tawag doon na putol dito oh. Pero hanggang po dito sa ilalim sa puno niya, bunga po talaga ka-agri. Hindi na ito ano lang, tibig po siya talaga. Fig tree po siya talaga, kasi po natikman ko na kanina. Pero may katabi po itong puno doon sa kabila, hindi pa po hinog yung kanyang mga bunga. Pero kahit itong orange po, hindi pa po siya masyadong hinog. Yan po, kanina natikman ko, tikman natin mamaya uli para mapagkita sa inyo na kinakain po siya talaga. Hindi po kwentong kutsero. Ito po yung isa, yan. Ito yung isang puno na katabi niya. Yan po yung kanyang bunga. Mga ka-agri, yan. Pero hindi po siya hinog. Ang dami niyang bunga ngayon. Na-timingan ko na rin. Ayan po, ito ay magiging orange rin ito pag nahinog. Yan po, magiging orange rin yan. Dito po tayo sa medyo masukal na bahagi. Ayan po. Ito yung variety na hinahanap po na talaga noon. Hindi yung green. Ito talaga. Balik tayo. Hindi natin putulin yung video para sure po tayo. Ito na po. May nahinog na po talaga. Nasa gilid po ako ng bangin. Ang hirap ng kalagayan ko. Naghahawak lang po ako ng kawi. Baka maulog po ako. Sandali. Aray. Ito po siya talaga. Ayan. Mga ka-agri, wow, puro bunga. Nang nakita ko kasi nang dumaan ako yung sa
dulo lang ng kanyang dahon. Pero nandito po, kitang-kita ko na po talaga. Sandali, maggagawa tayo na talagang makita nyo itsura ko. Sandali ah, dugtong-dugtungan po natin ito. Ayan po mga kagri, kitang-kita po ninyo ebidensya. Ayan po, ang daming bunga. Oh. Ayan. Igos tree, tibig tree part 2, nakita ko na rin. Ayan po, kaso wala akong kasamang videographer dito. Hanggang sa puno po yung bunga niya. Kasi baka sabihin nyo, gawa-gawa lang tayo ng kwento. Pero nandito po, nandito na. Natagpuan ko na talaga itong tibig fruit, tibig tree. Yung tinatawag nilang water tree po, mga kadarling, mga kalalabs. Masaya lang po tayo. Sana naman po ay mag-trending ito kahit minsan. Kahit hindi masyado, pero sana ay makapagbigay po tayo ng information. Meron po tayo dito, ito po yung isang klase ng variety ng kahoy na nasa sa Biblia po na kinain na dati ni Jesus. Gusto niyang kumain pero walang bunga. Mag-try po tayo, pero hindi siya masyadong nanahinog. Kasi po kanina nag-try tayo, hindi po siya maalat, hindi din siya matamis, pero hindi po siya masyadong mahinog pa. Yung isang bunga na dyan sa taas kanina, yung talagang very very orange talaga, yun ang parang may ano, may lasa na. Ewan ko lang kung mayroon pa dun. Pero talagang hindi po talaga sa inyog eh. Maghahanap po tayo ng yung talagang orange na orange na. Medyo kulang pa nga eh. Pero nandito na, natagpuan na rin natin. Medyo matigas po siya, kanina may nakuha po tayo. Parang malambot po siya, yun po kanina. Natikman po natin. Parang okay siya. Siyempre, pag hindi ano, siyempre, malalasano, baka may ano, baka malasong tayo, pero hindi po. Ito na po talaga. Nakikita po natin sa mga ibang video na ito na po talaga. Yan po. Yan po yung bunga. Medyo matigas siya. Kanina may nakita kong ano na talaga, parang orange violet na siya yung unang bunga niya. Yun talaga kanina. Wala na eh. Ubus na. Natikman ko na kanina. Na-slice ko na nga kanina. May ipapakita ko sa inyo yung picture niya. Na-slice ko. Saan ba yung kanina? Kasi itong nasa puno po niya, medyo matigas pa po siya mga ka-agri. Ayan. At long, long last. Nakita po talaga na itong klase na talaga ng variety. Wala na. Ito matigas rin itong isa sa babaw eh. Sa ibaba. Sa itaas, medyo matigas pa rin itong isa. Kanina yung malambot na try natin na matikman talaga. Hindi naman siya masyadong matamis. Hindi naman siya mapakla. Pero parang ano siya, medyo matamis-tamis pa lang siya. Pero balikan natin dito yan. May ilang weeks pa. Para ma-ano po tayo, ma-update po tayo sa kung ano ba talaga yung lasa nito. Kasi palagay ko mas tatamis to eh. Kasi kanina sabi ko na nalalasahan ko na medyo matamis na siya mga ka-agri. Yan po, maraming salamat sa motivation po sa atin ni Bro Kagri TV na rin. Yan po oh, yan po, ayan. Daming bunga, ayan. Ayan po, ayan po. Nakasabihin nyo, nangungulekta lang tayo ng picture ng ibang tao. Ayan po, ayan. Ayan po, kitang-kita ebidensya. Ayan po talaga. Sige po, dugtungan po natin ito. Kukunan ko lang muna ng ano. Kahit na, huwag na muna. Kahit ano na lang. Kukunan natin ng picture ito mamaya-maya. Ito na po yung tibig tree. Igos tree. Ito na po mga ka-agri. Sana ay masaya tayo na makapag-ano sa inyo, makapag-hatid talaga sa inyo. Meron po talaga dito sa Pilipinas. Ito po ay isang variety talaga ng fig tree na matatagpuan po dito sa Pinas. Kaya mga ka-darling, ka-lalabs, ka-agri, mga kaibigan po natin sa buong mundo, ito again ang inyong kaibigan, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Natagpuan ko na rin. Yan po. Yan yung siguro yung title natin. Natagpuan ko na rin sa haba ng hanap ko. Sige, maraming salamat. Shout out sa ating lahat. Mula po sa puno hanggang dito sa itaas. Yan po. Bunga talaga. Yan po. Bunga talaga ng igos tree. Fig tree. Ayan po.
itong variety na hanap natin. Yung hindi pa po natin nakikita ay yung parang violet na violet po talaga. Yan po. Dugtungan ko lang natin po sa ano, sa dito sa kabila. Yung katabi niya na hindi pa po hinog talaga yung bunga. Nag-i-start pa lang po siya. Doon lang po. Malapit lang. Yan po. Yan. Ayan po. Wow. At long long last, natagpuan ko na rin. At long long last, nandito na po tayo. Hindi po ito sinasabi ng mga kaibigan natin na mga matatanda na ano na lason. Iba po ito, fig tree po talaga siya. Yan po. Ito pong kasi ng itsura ng bunga niya. At saka yung kasama niya dito sa kabila na hinog. Ito po na. Yan na po. Ayan. Yan na po yung itsura niya pag hinog. Mga kalalabs, mga kadarling, mga kaagri. Ito po. Ang dami niyang bunga. Libreng prutas mula sa kagubatan. Sige. Once again, God bless us all. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayo talaga lahat-lahat ng mga magsasakang Filipino. Ito po yata eh, mukhang hinog na po talaga ito. Yan po. Yan. Ito po yung isa sa pinaka-mature na siguro. Yan po. Yan po. Ayan. Try po natin tikman ha. Sandali, papakita ko lang sa inyo. Mga kalalabs. Ito po yung masasabi natin talagang mature na bunga na niya. Yan po. Matikman lang natin ha. Pwede po. Pwede po. Hindi po siya ano, hindi po naman siya masyadong matamis, pero matamis. Pero manamis na miss po siya. Ito po talaga, fig tree po talaga. Yan po. Matamis po siya. Matamis po siya, parang ano siya. Fig tree po siya. Talagang pwede po siyang makain. Ito po, libreng prutas talaga. Maraming maraming salamat. Pinaputunayan ko lang po sa inyo yung hinog niya talaga nito na medyo dark color na pwede talaga makain. Yan po. Yan po, libreng prutas. Yan po, mula sa kagubatan. Fig tree. Yan mga kagri. Yan, kitang-kita nyo na, ebidensya. Kinakain talaga, pwedeng makain yung hinog niya talaga. Maraming salamat. Pinuproblem po natin, kinakain po talaga siya, pwedeng makain po siya. Hindi po siya lason. Fig tree po siya talaga, natagpuan ko talaga siya. Ito po, happy-happy lang po tayo. Ilang beses na tayong naghiwalay, nag-say goodbye po. Yan po, Agritechnics TV pa rin po. Ito po, naghahanap lang po tayo kanina ng talagang pwedeng makain na bunga niya. Yan po, maraming salamat! Mga ka-agri, pag tibig po, ito talagang dahon na, itsura ng dahon na. Kasi baka malito po tayo. Yung pwedeng makain na sure po tayo na natikman natin kanina, ito yung itsura talaga ng dahon. Kasi iba-iba yung shape ng ibang dahon ng fig tree. Yan po. Ito po, yan po kanina yung may bunga, yan ho. Yan po, parang kasing laki ng ano ng dulo ng daliri ko. Ito po yung dahon. Tandaan po natin sa dahon kasi yung iba akala natin fig tree pero hindi pa rin pala. Baka nga lason ano. Kaya ini-insure lang natin sa inyo na pag hindi po tayo sure, huwag na ninyong tikman kasi ito po yung ginawa natin, nagtikim talaga tayo. Yun yung bunga sa ilalim. Yan po. Yan. Ito yung tinikman natin kanina. Yan po. Kulay orange siya. Yung dahon niya, ito po yung dahon. Ito po yung ano, yung shape ng kanyang dahon. Yan. Para ensure lang po na hindi tayo magkakamali.